nagbibigay ngiti sa mga Pilipino. Ganyan kung ilarawan ang mga komedyante sa Pilipinas. At ngayon, isa sa kanila ay nagmamay-ari ng bahay na may halagang aabot sa 300 milyon pesos. Sino kaya ito? Kita naman ang sipag at tiyaga ng mga komedyante sa pagpapasaya ng sambayan ng Pilipino. Kaya naman karapat dapat lamang na sila ay magtamasa rin ng magandang buhay. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang pinakamagandang bahay ng mga komedyanteng Pilipino. Paolo Ballesteros. Siya ay isang aktor, TV host at komedyante na ngayon ay 38 years old. Nag-umpisa ang kanyang karera sa showbiz nang maging host sa isang segment sa Ikbulaga taong 2001. Ipinatayo niya ang kanyang 3-story dream house sa Antipolo City na mayroong modern minimalist design. Mayroon itong malawak na balcony kung saan kita ang mapunong parte ng komunidad. Maliban sa sementong bakod nito, ay pinalagyan niya ito ng electric fence bilang dagdag proteksyon mula sa mga masasamang loob. Empoy Marquez. Siya ay isang aktor at komedyante na ngayon ay 39 years old. Nagsimula siya sa showbiz nang manalo sa Mr. Suave Look-alike Contest sa Magandang Tanghali Bayan sa ABS-CBN taong 2003. Mula noon ay naging parte na ng iba't ibang pelikula at palabas sa telebisyon hanggang sa naging bida ng highest-grossing Filipino independent film of all time na Kita Kita taong 2017. Siya ay nagpatayo ng kanyang simpleng bahay na mayroong dalawang palapag sa Bulacan para sa kanyang pamilya. Vic Soto. Siya ay isang singer, aktor at komedyante na ngayon ay 66 years old. Nag-umpisa siya bilang gitarista hanggang sa naging bokalista ng banda noong 1970s. Bago pa man ang kanyang kasal kay Pauline Luna taong 2016, ay sinimula nang ipatayo ang kanilang magiging bahay sa Kabuyao, Laguna. Ang dalawang palapag na bahay na ito ay nakatayo sa lupang may lawak na 1,200 square meters at mayroong apat na kwarto. Mayroon din itong sariling swimming pool at tanaw rito ang golf course ng exclusive village. John Lapus. Siya ay isang aktor, host, direktor at komedyante na ngayon ay 47 years old. Nag-umpisa siya bilang researcher sa ABS-CBN taong 1993 hanggang maging parte na rin ng mga show at nagkaroon ng supporting roles sa mga pelikula. Dahil sa kanyang sipag sa mga gig at hosting sa iba't ibang lugar ay nakabili ito ng townhouse sa Quezon City noong 2010. Ang bahay na ito ay may tatlong palapag at may floor area na 235 square meters at nakatayo sa lupang may lawak na 125 square meters. Ogie Alcacid. Siya ay isang singer-songwriter, aktor at komedyante na ngayon ay 53 years old. Nag-umpisa siya sa showbiz nang maging parte ng male singing group na Kundirana taong 1985. Naging sikat na singer at nakitaan ng galing sa pagpapatawa, kaya naman naging parte rin ng mga nakakatawang TV shows at pelikula. Ang kanilang bahay kasama ng kanyang asawa na si Regine ay matatagpuan sa mataas na bahagi ng Quezon City, kaya naman tanaw rito ang syudad. Ang tatlong palapag na bahay na ito ay mayroong infinity pool at importante rin ang music room dahil parehong musikero ang mag-asawa. John Estrada. Siya ay isang aktor, host at komedyante na ngayon ay 47 years old. Una siyang nakilala nang manalo sa Body Shots Model Search noong siya ay nasa kolehiyo pa lamang. Naging parte siya ng palibhasa lalaki sa ABS-CBN noong 1990 hanggang sa naging host at bida sa iba't ibang mga palabas at pelikula. Siya ay nagpatayo ng kanyang bahay na mayroong dalawang palapag sa Orchard Residential Estates Golf and Country Club sa Dasmariñas, Cavite. Pinaliligiran ito ng salamin na dingding at mayroong sariling swimming pool. Maganda rin ang tanawin dito dahil katabi lamang ito ng golf course ng kanilang exclusive subdivision. Pokwang. Siya ay isang aktres, host, singer at komedyante
na ngayon ay 50 years old. Si Pokwang ay dating nagtatrabaho bilang dancer sa Japan. Naranasan niya ring maging backup dancer sa mga palabas, naging stand-up comedian sa comedy bar, at nang maging grand champion sa Clown in a Million na reality show sa ABS-CBN, ay naging sunod-sunod na ang mga proyekto nito. Ipinatayo niya ang kanyang bahay na mayroong apat na palapag sa Antipolo City noong 2010. Walo ang kabuuang bilang ng mga kwarto nito at mayroong roof deck na may napakagandang view dahil nasa mataas na lugar ang bahay nito. Vice Ganda. Siya ay isang singer, host, aktor at komedyante na ngayon ay 44 years old. Siya ay matagal na stand-up comedian sa mga comedy bars kagaya ng Punchline at The Library bago magkaroon ng break nang maging regular host ng It's Showtime sa ABS-CBN. Dahil sa galing nito sa pagpapatawa, ay naging bida rin sa mga highest grossing na pelikula at nagkaroon ng sariling show na Gandang Gabi Vice. Ang kanyang bagong bahay sa Antipolo City ay may dalawang palapag at may lawak na 1,300 square meters. Mayroon itong swimming pool, elevator at puno ng mga mamahalin at high-tech na mga kagamitan. Willie Revillame. Siya ay isang singer, aktor, producer, TV host, negosyante at komedyante na ngayon ay 60 years old. Nag-umpisa siya bilang drummer ni Gary Valenciano taong 1980s. Naging co-host sa mga TV shows hanggang sa nagkaroon ng sariling programa. Ang kanyang bahay sa Ayala Heights, Quezon City ay may floor area na 700 square meters at nakatayo naman sa lupang may lawak na 2,300 square meters. Binili niya ito sa kanyang dating boss sa ABS-CBN na si Gabby Lopez sa halagang 80 million pesos at gumastos naman siya ng 65 million pesos para pagandahin ito. Ang bahay ay may malawak na bakuran, swimming pool, jacuzzi, sauna, pond, gym at guest house na tila ba isang mamahaling resort. Talaga namang nakaka-inspire ang magagandang bahay ng mga komedyanteng ito. Kaninong bahay ang paborito mo? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong inspirasyon sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. Hanggang sa muli ay samahan ninyo ako para sa panibago nating pagtuklas.